Ako si Eric, at tinago ng ex ko ang relasyon namin. Ako si Andrea, ex ko si Eric, at 3 years yung relationship namin. May mga taong pinagtatagpo. Niligawan ko si Andrea kasi nabighani ako sa mga ngiti niya. Wala namang issue kung taga Bulacan ako at taga Pampanga siya. Ganun siguro talaga pag mahal mo. Malayo kasi yung naging distansya ng edad namin eh. 8 years. Senior high school pa lang ako nung nakilala ko siya. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Umabot pa sa point na pinag-aral ko siya. Kasi girlfriend ko siya eh. Pero hindi ko alam, kinakahiya niya pala ako. Pag hinahatid niya ako sa school, ang pakilala ko lang sa kanya, pinsan. Minsan, nagtataka ako kung sa akin ba talagang problema o malandi lang talaga siya. And then, I met someone. Kaedad ko, same course. Naisip ko tuloy baka na-pressure lang ako. Pag-ibig na tinatago, may pag-asa bang magbago? Yan at marami pang tanong na naghihintay ng sagot. Is there a second chance in love? Hindi. Oo. Pwede. Ewan. Maraming salamat, MMG, sa paghandog sa napakagandang awiting para sa bisita natin dito sa Hope ngayon. Welcome dito sa Hope, Andrea at Eric. Gano'n na ba kayo katagal na hindi nagkikita, Eric? Mayigit isang taon na po. Kaya nagiging emotional si Eric. Nung pag-angat ng pag-angat ng wall, anong agad ang pumasok sa isip mo nung nakita mo yung ganda ni Andrea? Bumabalik lahat ng masasayang alaala namin. At the same time, yung sakit, bumabalik na parang kahapon lang nangyari lahat. Ikaw naman, Andrea. Kinakabahan, nalulungkot, naiiyak. Parang kahapon lang yung mga memories namin. Yun po. Ano ba yung mga memories nyo na kinukwento, ay sinasabi nyo ngayon na bumalik nung ano, nakita kayo? Paano ba kayo nagkakilala? Nag-aabang kami ng masasakyan sa EDSA. Tapos nakita ko siya, may kasama siyang isang lalaki, isang babae, pero hindi niya rin pala kakilala. So, madaling araw yon, wala kaming masakyan na bus. So, nakikita ko rin siyang aligaga kasi hindi niya alam kung paano siya uuwi. Tapos hanggang sa nilapitan ko siya, kinausap ko, and tinanong ko saan siya nakatira. Yun nga, taga Pampanga siya, ako naman taga Bulacan. Hanggang sa yung dalawang kasabay namin, habang nag-uusap kami, hindi namin namalayan, nawala na. Kami na lang natira. Hanggang sa nung nakasakay na kami, hiningi ko yung number niya. Tapos yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pag-uusap namin.
Ikaw naman, hindi ka naman natakot. Di ba, minsan yung mga babae, natatakot kumausap sa mga strangers. Yeah. Pero magaang ba ang pakiramdam mo sa kanya? Oh, no? That time po kasi akala ko bading siya. So, ako na... yung mga friends ko naman po kasi, mga bading, mga LGBT po. So, comfortable naman po ako sa kanya. Kaya kinausap ko siya. Hindi ko naman po siya kakausapin kung... lalaki siya. Kasi alam naman po natin sa EDSA, madaming manloloko. Yes. Nung kinuha niya yung number mo, na-feel mo pa rin, bading pa rin siya? O may something na? Parang hindi na po. Parang, lalaki pala to ah. Paano kanya niligawan? Yun po. Una, messenger, text-text po. Tapos, tinry niya po akong ligawan. Pumunta po siya sa bahay. Pinakilala ko po siya sa parents ko. Uy, pinakilala sa parents. Tapos? Yun po, sa mga friends ko po kasi wala pong nakakaalam. So, pakilala ko lang po sa kanya, pinsan, kasi ayoko din po na i-judge siya because of his age po. Pinsan mo? Yes. Ang sakit yung para sa isang lalaki ha? Kasi mahal na mahal ka niya eh. Alam ni Eric yon na gano'n ang kagawin mo? Hindi. Paano ba yung scenario? Paano yung scenario? Kwento mo sa amin. Yes po, ganito po kasi yun. Hinahatid niya po ako sa school. So, pagpasok ko po ng school, tinanong po ako ng mga friends ko, "Uy, boyfriend mo ba yan?" Sabi ko nun, "Hindi." "Ah, buti naman." Sabi ko nun. Ano na feel mo nun, Eric? Hindi, nung pinakilala niya po akong ganun, hindi niya po sinabi pala sa harap ko. Kumbaga, pag umalis na ako, saka siya tatanungin ko, sino yung kasama mo? Sa kanya pala ipapakilalang pinsan. Nalaman ko lang po na pinsan pala yung pakilala niya sa akin. Nung time na nag-break na kami, syempre po, namimiss ko, mahal ko, kakamustahin ko siya dun sa mga classmates niya, sa friends niya. Then, chinat ko. Tapos, kumusta na si Andrea, ganyan. Sabi nila, okay naman, ganito, ganyan. Namimiss ko na siya, nag-break na kasi kami. Tapos, kaya pala gulat no gulat sila na nag-break. Kayo ba? Pinsan lang yung pakilala niya sa amin tungkol sa'yo. Kuya pa nga ang tawag niya minsan sa'yo, ganyan. Kaya sobra po akong nasaktan na for almost 3 years na ako yung nagpa-aral sa kanya. Umabot po sa time na yung tatay niya nagkaroon ng sakit, hindi makapag-provide sa kanila. So, kailangan niyo pong mag-stop. Pero dahil mahal ko, sabi ko, sige, tutulungan na lang kita. Ako yung magpapaaral sa'yo. Though wala pa naman pong tuition that time doon sa school nila, pero syempre yung pambaon niya po, mga financial needs sa school, ako po yung nagpo-provide. Hanggang sa nung nag-college na po siya, first year, first sem, yun po yung time na hindi na ako ganong nakakapunta sa kanila. Gawa nga rin po na ako pa rin po yung nagpo-provide sa kanya. May tuition na po nun. So, medyo kailangan kong kumayod, magtrabaho, sa business, ganyan. I-surprise ko po siya nung kasi mansari namin. Hindi ko po alam pagdating ko. Ako pala yung masusurprise. Na ano? Pagdating ko doon sa sala nila, magkahawak sila nung kamay nung lalaki. So, nahuli mo siyang may ibang lalaki. Andrea, sino yung ka-holding hand? Classmate ko po. Classmate. Bakit classmate kayo po, tapos magkahawak kayong kamay? Hindi po, parang naglalaro lang po kami ng parang minamassage niya po yung kamay ko. Since yung kamay ko po kasi, pinapawisan. Kasi po, yung course ko, architecture. So, yung kamay ko po, nanginginig pag nagda-drawing. Kailangan niya pong ma-relax after. Pero nung na-surprise siya, kayo pa ba nun? Kami pa po nung kasi iso-surprise ko po dahil nga mansari po namin that time. Totoo ba ito? Actually, hindi ko po alam na kami kasi wala na pong paramdam. Wala nang paramdam. Sino ang hindi nagparamdam? Ikaw, po. Eric, hindi ka daw nagparamdam. Actually, part po kasi yun ang surprise ko. Dahil po siya kasi mahilig po siyang magbike. So, minsan, nakakwento niya, marami siyang napupuntahang lugar. Minsan, gusto niya rin mag-road trip. Parang 1 or 2 weeks, hindi nga po ako nakakapunta sa kanila. Nag-iipon po ako pambili ng motor. Para mapuntahan mo lang si para Andrea. Hindi na po ako mahirapang mamasahe pagpupunta sa kanila. At para matupad ko po yung pangarap niya na makapag-road trip kami nang magkasama.
Tanungin natin ang opinion ng ating mga tropang Hopya. Tropang Hopya, anong opinion nyo dito? Ako hindi ko ma-imagine sa totoo lang. Pwedeng ano, ito super importante ito dahil may time sa buhay ko na hindi sa ikinahiya, pero siguro the past relationship ng parents ko, may half-brothers ako eh. For 18 years ng buhay ko, tinago ko na may kapatid ako. It's the same thing. So, nung time na sinabi ko, first na sinabihan ko kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya magsinungaling sa kung sino man na wala akong kapatid eh. Tapos makikita ko yung kapatid pababa. Sasabihin din, pinsan niya yan eh. O, kaibigan ng ganito, ganyan. At si Kuya Germs, ang unang-una nagsabi sa akin ng, that's fine, walang problema yan. Huwag na huwag mo ikahihiya, half brother, full brother, basta ang importante, i-acknowledge mo ng kapatid mo or minamahal mo ng tunay. Kaya ito, si Eric, naintindihan ko, kung ako, malalaglag ang puso ko, malalaglag ang katauhan ko noon. Masakit yun, parang ang sinaksak ng 20 times sa liig na hindi mo ko makalanok. Masakit yun. Sorry ah, sorry Andrea, pero sa totoo lang, ako hindi ako mapayag noon. Promise. Medyo masakit at medyo bastos sa akin. Yeah. Kung sa akin man mangyari yon, no, na pagpasok ko, pag isusurprise ko yung girlfriend ko o asawa ko, tapos nakita ko may ganon, pareho lang kami maramdaman ni Kuya Eric, no? Masasaktan talaga ako. Dahil syempre, ina-expect mo kayo, eh. Tapos, walang ibang namamagitan sa relasyon nyo, kayo lang talaga. Tapos, magugulat ka, may ibang kasama lalaki, tapos may kahawak pang kamay na ganyan. Wow, yung style mo, gulok, tol. May dahilan naman daw kasi. Tinahawakan mo ko. May dahilan daw kasi. Kasi yung kamay daw niya, nangangalay. Oo, dahil sa pagdodrawing. Daw sila. Andrea? May rason naman po kasi. Ayoko lang po kasing i-judge siya na base sa physical or kung ano man. Ayokong... Guwapo naman siya! No. Guwapo si Eric. Hey, Andrea, sabi mo kanina. At saka, naniniwala po ako na kapag maraming nakakaalam, madami pong mangyayalam. So, at least alam naman natin sa isa't isa na minahal naman natin, di ba? Naku, Waki. Parang gusto na nilang magkaalaman ngayon. Meron silang mga gustong malaman sa isa't isa na hindi nila na-explain. Kaya naman, meron silang inihandang sulat ngayon para sa isa't isa. At mauuna nang magbasa si Andrea. Kumusta? Alam mo, pag magkasama tayo, masaya ako. Thankful ako kasi nakilala pa rin kita. We made the memories together. That I thought it will be forever, but it wasn't. Sino ba namang mag-aakala na sa EDSA kita matatagpuan, di ba? Sana kapag dumating yung araw na may pamilya ka na at successful ka na, sana huwag mo kong kalimutan. Tama nga yung kasibuhan. Right person, wrong timing. And if you are made for me, we will be together and let destiny decide it. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito na magkikita tayong muli. Maraming tanong ang gumugulo sa isip ko gabi-gabi mula nung nagkahiwalay tayo. Kasi hindi naman tayo nagkaroon ng maayos na closure. Palagi kong tinatanong yung sarili ko kung saan ba ako nagkulang, kung nagkulang nga ba talaga ako, o sadyang hindi ka lang nakontento. Kung minahal mo ba talaga ako, o tinake advantage mo lang yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi naman ako nanunumbat sa mga bagay na binigay at ginawa ko para sa'yo. Dahil ginawa ko yun kasi nga, mahal na mahal kita at may pangarap ako para sa ating dalawa. Ipinaglaban pa kita sa sarili kong pamilya kahit ayaw nila sa'yo nung una dahil sa agwat nating dalawa. Kaya ngayon, hindi ko lang lubos maisip na sa lahat ng mga bagay na ginawa at sinakripisyo ko para sa'yo, bakit nagawa mo pa din akong ipagpalit at lokohin? Sinuportahan naman kita sa mga pangarap mo, pero ibang tao naman palang pinapangarap mo. Gusto ko lang din magpasalamat sa'yo kasi nakilala kita at naging parte ka ng buhay ko. Hindi man tayo para sa isa't isa, at least masasabi kong naging masaya din naman ako sa'yo. Salamat kasi kahit ganun yung nangyari sa atin, natutuwa ko
sa kabila ng mga ginawa mo, kahit anong gawin ko, hindi ko kayang magalit sa'yo kasi gusto pa rin kita. Oo, tama yung dinig mo. Nakakatawa lang na nakakainis kasi kahit sinaktan mo ako ng sobra-sobra, gusto pa din kita. Mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita, Andrea. Yun ang huling-huling sinabi niya sa kanyang sulat. Anong nararamdaman mo sa sulat ni ano ni Eric? Nasaktan po, nanghihinayang. Na sana inintindi ko na lang. Mali pala yung naisip ko. Kala ko kasi may iba na siya. Bigla kasi siyang nawala. So, may trust issue din po kasi ako na bigla siyang hindi nagparamdam eh. Yung ganun po. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7th question. So, po, Mari, lang sagot yung katanong ngayon sa isa't isa ng hindi. Oo, pwede ewan. No explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Now being without you takes a lot of getting used to. Should learn to live with it, but I don't want to. Being without you is all a big mistake. Instead of getting easier, it's the hardest thing to take. I'm addicted to you, babe. You're a heart. Andrea, ikaw unang-unang magtatanong. Miss mo ako? Oo. Ayaw mo ba akong maging tahanan? Kaya ginawa mo na lang akong tambayan? Hindi. Hindi. In a relationship ka na ba? Ewan. Hindi ba ako naging sapat maging yung pagmamahal ko para sa'yo kaya hinanap mo sa iba yung pagkukulang ko? Hindi. Nung nalaman mong pumayag ako mag-hope, kinilig ka ba? Pwede. Minahal mo ba talaga ako? Oo. Sabi nila, pakiramdam mo ba, ginamit lang talaga kita? Pwede. Sabi nila, kapag nagmahal ka ng pangalawa, piliin mo raw yung pangalawa kasi di ka naman magmamahal ng iba kung mahal mo talaga yung una. Pinanindigan mo ba yung kasabihan na yun kaya siyang pinili mo kaysa sa akin? Ewan. Malaki ba ang galit mo sa akin? Hindi. Kailangan mo lang ba ako kaya minahal mo ako? Hindi. Kunwari nagka-amnesia ka, all your memories would be erased. Pipiliin mo pa rin bang ligawan ako? Oo. Nakaramdam ka ba ng kahit konting pagsisisi nung naghiwalay tayo? Oo. Ako pa rin ba ang nasa puso mo ngayon? Pwede. May taong nakahigit pa ba sa pagmamahal na ibinigay at pinakita ko sa'yo? Ewan. Ayun na nga, Waki. Sa EDSA may forever. Kaya naman, alamin natin kung kay Eric at Andrea ba may forever din. Kailangan na natin malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang relasyon. Eric, Andrea, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi? Oo? Pwede? Ewan. Anong gusto niyo? Muli ay tatanungin namin kayo, Eric and Andrea, gusto nyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon?
sa buhay ko. Grabe! Dahil dito sa Hope, naglabasan lang sila ng sama ng loob para gumaang ang kanilang mga pakiram. Oo. Holding hands! Ay, Waki-waki na yan. Yes, Daddy Bill. Ano lang ako, gusto ko lang sabihin kay Eric and Andrea. Pero more on Eric. Eric, salamat. Salamat sa tinuro mo sa lahat ng nanonood ngayon. Dahil tinuruan mong lahat ng tao para magpatawad. Totoo. Yes. At kahit ano yung problema, maayos basta may solusyon lang. Salamat, Eric. Salamat. Ito, ito, ito. Andrea. Pwede paki-introduce mo si Eric as ano siya? Hello everyone, si Eric nga pala, boyfriend ko. Yeah! Ang saya! Grabe, sa Edsa, my forever! My forever talaga! Ay nako, mga tropang lol, tara, punta tayo ng Edsa! Maglalakad ako punta ng Edsa! Maraming salamat Eric and Andrea sa pagbabahagi ng kwento ninyo sa amin. Magbabalik po ang tropang lol. Kiss naman dyan! Alam mo, maganda tong istoryang ito. Gusto ko ito. Love story. Sa Edsa na ako.